Ang ating tatalakayin sa bidyong ito ay tungkol sa dalawang batong natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Ito ang aktwal na kuha ng ating ka-TH sa unang batong kanyang nakita. Mapapansin natin dito ang isang batong parang takip o may tinatakpan na butas sa bahagi ng batong ito. Ito naman ang ikalawang malaking bato na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Base sa itsura ng batong ito ay meron itong hugis na parang puso. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo itong padala sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Balikan natin at ating suriing mabuti ang unang batong ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Base sa itsura at kulay nito, parang meron itong halong aspalto. Pero ang kapansin-pansin dito ay ang kanyang bahagi na ito sa ibaba. Gaya ng aking mga sinabi kanina, parang may butas sa bahagi ng malaking bato na ito. At ang bato naman na ito ang siyang nagsisilbing takip. Kung tama ang aking hinala na may butas sa bahagi ng batong ito, maaaring may nakapaloob dito na isang giveaway. Ang problema sa batong ito ay walang gaanong sapat na basihan na aking nakikita para masabi natin na ito ay sadyang gawa ng mga sundalong Hapon bilang marka. Sa madaling salita ay masasabi kong hindi ito lehitimong marka. Dito naman tayo sa ikalawang batong natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Aking binanggit kanina na ang batong ito ay parang hugis puso at maaari rin naman na ito ay may hugis na isang inverted triangle o baliktad na triangulo. Pagdating sa lahat ng mga batong may kakaibang hugis, hindi natin agad pwedeng sabihin na ang mga ito ay lehitimong marka. Ang ating kalikasan ay may kakayahang magbigay hugis sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Base sa aking mga karanasan, marami na akong nasaksihang mga batong may kakaibang hugis tulad ng hayop, mukha ng tao at marami pang iba. Pero dahil ang kalikasan ang siyang may gawa sa mga ito, wala itong kinalaman sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita. Kaya pagdating sa mga batong may kakaibang hugis, ito ay nangangailangan ng iba yung pagsusuri bago natin pwedeng sabihin na ito ay isang lehitimong marka. Ang tanging paraan para makumpirma natin ito ay sa pamamagitan ng pagkalap ng mga karagdagang marka sa paligid nito. Sa kabuuan, ang dalawang batong ito ay masasabi kong natural lamang. Kaya ang payo ko sa ka-TH natin dito ay huwag kang sumuko at ipagpatuloy mo lamang ang iyong pagkalap ng mga marka sa iyong lugar. Bago tayo magtapos sa bidyong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si John Michael Samurai na tiga Surigao City. Shoutout kay ka-TH na si Billy Gwen Hekna na tiga Quirino Province. Shoutout kay ka-TH na si Elvin Famaran na tiga Udyongan Romblon. Shoutout kay ka-TH na si Ronel Marquez na tiga Albuera Leyte. Shoutout kay ka-TH na si Junior Bayang na tiga City of Mati, Davao Oriental. At hanggang dito na lamang tayo sa bidyong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.